Hi guys, good afternoon. Here am I again. Kumusta po kayong lahat? And well, advance Merry Christmas to all my friends around the world. Sana happy ang Christmas nyo. My Christmas here is I'm very alone, as in ako lang talaga, dahil umalis yung mga amo ko, umuwi sa kanila. And I'm alone with the dogs. But yeah, this is the life of an OFW celebrating Christmas alone once in a while. But my vlog today is an update of my kidney situation. Siguro nagtatanong yung iba kung bakit binobroadcast ko ang problema ko. Well guys, ito ang dahilan. Dahil marami sa mga pinsan ko, marami sa mga kaibigan ko, and the people I know, na hindi sila nagsasalita about this problem. Pero ngayon, nagda-dialysis na sila. So far, sa awa naman ng Diyos, hindi pa ako umabot sa ganon. At kaya ako nagbablog ngayon dahil may nalalaman na naman akong hindi magandang news sa sitwasyon ko. Pero kailangan kong labanan ang sarili ko, labanan ko itong problema to para makaabot talaga ako doon sa dream ko, na kung kukunin man ako ni Lord is kailangan na sanawa talaga is matapos ng mag-aral ang anak ko para alam ko na pwede ko na siyang iwan. So guys, bahala na kung pagtawanan ninyo ako or kung ano man sasabihin ninyo, pero ay kung umiyak dito, nalungkot lang ako. Dahil, di ba sinabi ko nung nakaraang vlog ko na lumipat ako ng kidney treatment center, at ngayon naghintay na lang ako sa first kidney check-up ko sa February 27, which is doon malalaman yung dugo ko or anything. Pero dahil nagpa-advance blood test ako doon sa dito sa may GP namin dito sa area, dahil nga namamantal ako, marami akong pantal-pantal, at nag-worry ako na baka anemic ako or may blood problem ako aside from sa kidney ko. Pero dumating yung, tinawagan ko yung clinic ngayon dahil gusto kong malaman ang result, at nalaman ko yung sitwasyon ng blood test ko, which is hindi naman siya masyadong pangit, pero hindi rin siya maganda. And katulad nung receptionist na tinanong ko, sabi niya, it's on the off side ang papuntahan kung hindi ko siya maibalik. So, parang nakakumbaga sa straight line, gumanon siya to the left instead na mag-right o mag-straight man lang. Gumanon siya ng kunti. Pero hindi naman the worst. Pero meron akong doctor's appointment ngayong Wednesday na makausap ko talaga ang doktor kung anong dapat kong gawin, or magkaroon siya ng suggestion kung ano bang gagawin ko. But dito sa School of YouTube, talagang pina-follow ko yung doctor at saka yung dietitian sa kidney diseases, na sabi niya mag-plant-based diet daw ako. Pero considering na nandito ako sa abroad at malayo ako sa grocery store, gustuhin ko mang mag-plant-based diet, hindi ko yan masyadong magawa dahil ang layo-layo ko sa ano. So, all I can do is online shopping, which is, hindi ko rin alam kung anong klaseng online ba ang gagawin ko sa pagkain ko, dahil hindi lahat ng gulay na kakain ko due to my gout, na siguro result na ito nung mga nagtataas ang acid sa blood ko, dahil nga hindi na na-filter ng kidney ko. So, tumataas yung acid level sa dugo ko. So, kaya ako nagkakaroon na ng gout, na minsan hindi talaga ako nakalakad. But thanks God, starting nung last week,
dumating na yung gamot ko na pinakahihintay ko na ito yung mag-control ng gout ko. Pero lower dose lang ang binigay ng doktor sa akin dahil nga sa kidney problem ko. Anyways, ngayong araw na to, meron akong naano na naman sa YouTube na uminom daw tayo ng baking soda na depende sa level ng soda sa blood mo. Merong 2 grams or 1 gram. So ang ginawa ko, I take it upon my hands again. I had this 1/4 teaspoon of baking soda. Minimelt ko siya sa tubig. At iinumin ko siya 3 times a day para mag control ng acid sa dugo ko to yung pH ng blood natin. So usually makukuha ko yung pH na yan, ang payo ng mga dietitian is from vegetables. Ang problema sa akin, kunting-kunti lang ang klaseng vegetables ang makakain ko due to my gout. So, I will take it upon my hands on taking baking soda dahil that would going to help my blood nga magkaroon siya ng pH at hopefully mo reduce siya ng acid at hindi na ako magkaroon ng gout. And aside from that, meron akong gamot. So yes, gagawin ko yan. And then doon naman sa diet, na plant-based diet na inumpisahan ko, ang ginagawa ko ngayon, kumakain lang ako ng lentils at soup na ma-mix ng vegetables. Pero kailangan nga, as I said, na yung vegetables na kinakain ko is yun lang mga lesser ang ano nila, ang purines. So ngayon, meron akong meron akong vegetable soup na ginawa na from lentils in variation like orange lentil, green and split pea, plus meron yang barley. So hopefully that would help, and siguro plant-based diet ang ibig nilang sabihin. Iniisip ko yan talaga, ano ba talaga yung plant-based diet, meaning plants na lang talaga kakainin mo. Meaning, kung nandyan lang sana ako sa akin, although hindi ako allowed kakain ng potatoes dahil maraming potassium yan, pero pag mag-plant-based diet ka kasi, kahit may potassium yung kakainin mo, as long na pakunti-kunti lang siya. Kasi kailangan naman talaga natin ng potassium eh. Not necessarily means na hindi na tayo pwedeng kumain yan, is you don't need the chemical or the vitamins or minerals from that food. Hindi ganon. Kailangan mo rin yan. So, I'm thinking, kung nandyan lang ako sa Pilipinas, siguro kakain ako ng breakfast ko isang kamote. At pagkatanghali, kakain na naman ako siguro ng mais. Din gulay lang. Wala nang iba dyan. At, yun nga, malunggay. Meron naman ako dito, malunggay capsules. Iti-take ko siya ng 2 capsules 3 times a day. And hopefully, yun ang magbigay sa akin ng protein dahil yung Moringa oleifera, meron yan 25% na protein, which is kailangan ko ng protein pero hindi ko kailangan yung protein na galing sa meat. So, siguro yun ang gagawin ko, and hopefully this thing will work kasi nga, by February 27, week before, meron akong blood test na naman dyan. And then after that, meron akong consultation sa doktor. So malalaman ko na naman kung itong gagawin ko, nag-work ba o nag-worse ba. So itong gagawin ko ngayon, starting today, is kind of experiment. At hopefully, mag-win ako dito. And to be honest with you guys, as sad as it is, ayoko pang iisipin na mag-dialysis kasi yung GFR ko, yung filtration rate ng kidney ko is umabot na siya ng 36 ngayong araw na ito nung nalaman ko yung blood test. Is 36 na lang. Nung last year was 40. And then,
Maganda sana kung aababalik siya ng 60 to 70 kasi ibig sabihin nag-recover siya. Pero bumaba siya ng bumaba. Hindi ko rin naman masisi dahil nung sumakit yung gout ko yung mga ilang buwan na hindi ako nakakalakad maayos, uminom ako ng uminom ng paracetamol ng 1,000 milligrams every 4 hours. Kasi nga para lang ma-carry ko yung pain. So ngayon, in-stop na yan dahil nga meron na akong isang gamot para talaga dyan na 100 milligrams lang and iniinom ako ng soda. So sana maging maayos yan at ma-recover ko pa rin kasi 36 na lang yung GFR ko. Kung bababa pa yan siya ng 20, let's say 15, magda-dialysis na ako niyan, which is hindi ko talaga yan gagawin guys. Kahit ano pang mangyari, kahit dito sa England is free yan. Yun, sabihin na lang natin free din, nagbabayad kami sa taxes namin. Pero, ano na lang ba yung magdialysis ka tapos magtrabaho ka, hindi ko yan kayanin. So, ang gagawin ko is kung sakasakali man na darating na ako sa punto niyan, uuwi talaga ako ng Pilipinas, hindi rin ako magpadialysis dahil it's a waste of money. At alam kong pag uwi ko sa Pilipinas, gusto kong ipunin ko na lang yung pera ko para sa maiwanan ko. And tanggap ko naman yan dahil guys, let's face it, tayong lahat may panapanahon tayo. So, bibigyan talaga tayo ng paraan kung paano tayo makabalik doon. Kung paano tayo dinala dito ng Panginoon at pinanganak, ganun din ang gagawin ng Panginoon para makabalik tayo doon. So, tanggap ko yan. Ang akin lang kinaworry is yung anak ko na mag grade 8 pa sa susunod. So, hoping ako na kung mangyari man sa akin yun, sana umabot yung makatapos na siya ng college at alam kong kaya na niya ang buhay. So, guys, sana tulungan niya akong mag-pray na sana makaabot ako sa time na yon. At yun ang update ko dahil diba pinapromise ko sa inyo na yun ang i-update ko. So far sa mga meron ngayong nag-ongoing na mga friends at relatives ko, sana i-try din nyo yung baking soda at i-dilute nyo sa tubig at inumin nyo 3 times a day. Baka sakali na makatulong pa yan. To be honest, huwag kayo masyadong mag-rely sa resita ng doktor. Kailangan din natin gawin yung nararapat natin gawin dahil minsan ginagawa na yan nilang negosyo, di ba, yung gamot. So, kailangan gawin natin ang dapat natin gawin and hoping our best na mag-win tayo. So far, yan ang gagawin ko. At so far, okay naman ako. Nakakakilos na ako ng maayos. Nagtatrabaho ako. So, hopefully lang, meron pa akong many years to count na marabanan ko itong ano ko. Pero I know, darating ang araw na ito talaga. Pero so far, kakayanin ko ito. So guys, bye-bye. At yun lang ang sad na update ko sa kidney problem ko. Pero sige lang, kaya natin to. Laban lang tayo. Laban lang. Bye!